Hello, everybody. Perry Paz and I are here in Farm Village. It's an organic farm here in Cabanatuan City that is owned and managed by architect Fred Villegas and Sir Ed. Two guys, one is an agriculture graduate and one is an architect, at sila po ay nagsama upang makapag-produce ng tinatawag ng Agri-Tech Shore College. At it's a good place for those of you who would like to study organic farming. This is the appropriate place for you. Sabi ko ang gospel na binasa, pagkatapos kong sundan si Jesus ng libu-libong mga tao at narinig ang kanyang pagtuturo hinggil sa the real presence of Christ in the Eucharist, which was preceded by His multiplying bread and fish to the delight and relief of the people. Now, yung pong tinuro niya sa mga tao ay ipapakain daw niya ang kanyang laman, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Kondisyon para tayo ay naniniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. It is, of course, a very difficult saying. That's why a lot of people left him. They didn't want to listen to him anymore. They started to back out. Ang naiwan po ang mga faithful followers, especially the 12 apostles. At bumarap po si Jesus kanila. Sabi niya, kayo, gusto rin ninyong umalis? At narinig po natin ang napakagandang tugon ni St. Peter. Sabi niya, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Klarong-klaro po sa insidenteng ito na si Jesus ay hindi po magdadalawang isip upang ituro sa mga tao ang mga doktrina at katotohanan na kahit mahirap intindihin at unawain, basta't totoo at para sa kaligtasan ng tao, ay sasabihin at sasabihin niya. Well, we know that people will leave him and we know that Christ knows this. But the Lord, after all, is not after quantity. He's after believers who will truly nourish and accept His teachings. Kaya po, naiwan ang mga alagad. You know, when we follow Christ will not mince words. He will not sugarcoat. Hindi po niya mamatamisin ang kanyang mga katanda upang tayo ay kanyang ma-attract sa kanyang sarili. Hindi po. Sasabihin niya ang totoo at its face value. We cannot say that when we decided to follow Christ, we cannot say that He fooled us to follow Him. We cannot say that He made promises. He promised heaven and earth to give us salvation in an easy manner. Sapagkat marami po tayong naririnig ngayon yung mga nagbibigay what they call the prosperity preachers. Not all prosperity preachers sound this way, no? But it is as if you want to be successful, abundant, rich in life, you have to be a Christian. Hindi po. Sabi nga ni Christ, if you want to follow me, you take up your cross and you follow me. Sinasabi po niya ang katotohanan. Hindi po sapagkat siya ay galit sa atin. Hindi po sapagkat siya ay nagre-rejoice pagka tayo naghihirap. But these are the hard facts of Christian. What is beautiful is that when we decide to follow Jesus, we might find it difficult. We will surely encounter a lot of problems. Pero ang pangako po niya, tutulungan niya tayo, palalakasin niya tayo, bibigyan tayo ng inspirasyon, ng biyaya, upang malampasan po lahat natin ang mga paghihirap, ang mga iba't ibang tanong sa ating pag-iisip. Ang gusto lang po niya ay maniwala tayo sa Kanya. And when we accept our Lord in our hearts and cling to Him and accept
His person and His message, then we will experience the liberating peace of mind, tranquility and love only Jesus can give to us. That after all these difficulties and hardships, we will truly enjoy and nourish His graces living upon us, experiencing a beautiful, beautiful way of living out our relationship with Him and our love and service to the poor and to the poor. Magdasal po tayo. O God and Father, we thank you again for the Lord Jesus for showing us the way. The way may be difficult. It may be the roadless trouble. It may be the pakipot na daan, Panginoon. Pero ang mahalaga, when we accept the Lord in our hearts and we commune with other people who have accepted Him also, and when we serve the poor, we are treading a path that leads to you. It leads to you because we have the company of Jesus with us. Sana po, Panginoon, huwag niyong hayaan kami ay malihis sa landas na ito. But may we take this road and bring with us lots and lots of people who will give their hearts to the Lord Jesus so that we all become His apostles and disciples. We make this prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kung nakatulong po ito, share it kayo sa inyo. Please like it and share it in your Facebook account. You might also want to subscribe in the YouTube account.